Good morning mga kabigan. Ngayon, gagawa tayo ngayon ng hard moon hybrid. Di pa natin umpisahan. Intro muna. Repensyoga natin mga kabikers, 200 grams. Yung itlog natin, isa. Skin milk natin mga kabikers, 50 grams. Improver natin mga kabikers, 10 grams. Asin natin, 10 grams. Yung yeast natin, 10 grams. Lard, 50 grams. Margarine, 50 grams. 1 teaspoon vanilla. Yung flour naman natin mga kabikers is first class 750, third class 250. 2 cups yung tubig natin, isang lata, 2 cups yan. Maglagay din tayo mga kabikers ng 1/4 teaspoon na egg yellow food color. Putulin natin itong mga kabikers. Yung puto naman itong mga kabikers is 50 grams lang. Yung toppings naman itong mga kabikers is 200 grams refined yung gagamitin natin itong mga kabikers, refined sugar 200 grams at saka 140 grams na third class at saka yung margarine natin 30 grams margarine at saka 10 grams na BOS. Ibig sabihin ng BOS, butter oil substitute. Ipapakita ko lang yung mga kabikers mamaya, i-mix natin yung toppings. At saka tungkol naman yun sa palaman or peeling ng atis-atis natin mga kabikers, nakalimutan ko, maglagay kayo sa peeling ng half cup na oil or mantika. Titingnan nyo lang kabikers, kapag medyo matigas-tigas na, dagdagan nyo lang ng kunti. Isang kilo po itong ginawa natin mga kabikers, yung topping na sinabi ko, saktong-sakto lang ilagay niya. 200 grams na refined sugar, 140 grams na third class, at saka 30 grams na margarine, at 10 grams na BOS. Ito mga kabikers, pwede rin kayong maglagay ng palaman sa ilalim nito or butter ba, or margarine, or asukar ba. Ang sa akin, ilagay ko mga kabikers is sugar lang ang ilagay ko sa ilalim. Doon naman sa piling sa atis-atis na yung mga kabikers or yung palaman, pwede rin kayong maglagay doon ng margarine or butter para mas mabango yung piling ng atis-atis natin. Pero sa amin dito, hindi na nilagyan kasi ang mahal ng ingredients natin ngayon, mga kabikers. Malagay na yun ang kunting-kunting brown sugar. Ipitin niyo lang ng konti mga kabikers at saka yung ano niya, yung ano ba yon, yung gilid niya. Dapat hindi yung gilid niya nakaibabaw ha, nakailalim. Yung gilid niya oh, ito. Nakailalim niya.
Tapos ipaplati natin ng kaunti, konti lang. Kapag maghiwa naman kayo mga kabikers ng hard monay, tatansyahin nyo lang mga kabikers yung mga rest kayo ng 5 to 4 minutes or 3. Ano, depende yan sa kuan mga kabikers. Kapag matigas yung doon nyo, 5 or 4 minutes. Kapag malambot, 3 to 4 minutes. Hiwaan nyo. Huwag yung masyadong sobrahan sa tubo mga kabikers kay hindi maganda, pangit. Kapag hiwaan nyo, hindi na maganda. Kapag masubrahan siya ng tubo. Pasensya na kayo mga kabikers kasi sinisipon ako. Ganito lang purman niya mga kabikers. Tapos ipaplati natin ng kunti lang. Tapos na mga kabikers, papakita ko lang ninyo mamaya. I-rest natin siya ng mga 4 to 3 minutes bago natin siya iwaan. Ipapakita ko lang ninyo mga kabikers. Yun namang toppings ng hard monay mga kabikers. Magdagdag kayo ng mga 4 to 3 teaspoon na tubig para medyo malambot siya. 3 to 4 teaspoon na tubig. Kung gusto niyo mang medyo masarap, 3 teaspoon o 3 to 4 teaspoon na ibap yung inilagay nyo. Para mas masarap siya. Pero sa amin, tubig lang. Natansyahan lang mga kabikers na pwede natin siya ngayon. At saka mayroon po itong improver yung hard monay natin mga kabikers. 10 grams. 10 grams na improver. Ito na po mga kabikers. Ipapakita ko na sa inyo yung natin, toppings ng hard monay. grams yung natin mga kabikers. Third class, 200 grams yung refined sugar. Saka 40 grams yung margarine at 20 grams yung BOS, butter oil substitute. Dagdag tayo ng tubig mga kabikers. Isang takip lang ito mga kabikers. Ito ay mga 1 1/2 teaspoon. Depende lang yung sa harina mga kabikers. Yung harina na ginamit ko medyo madali siyang mabasa.
Isang takip lang nito mga kabikers yung ano natin. Ay ito pala ay dalawang takip. Kasi times 2 nito. Yung ginawa ko ng appealing mga kabikers ito ay 70 grams lang na kuan. Kasi hindi ko pa siya tinapos kasi mayroon pa akong ginagawang medyo marami akong ginagawa ngayon. So kapag gumagawa kayo ng 200 grams na refined sugar at saka 140 grams na third class at saka 40 grams na margarine at 20 grams na BOS, dalawang takip nito ang gagamitin nyo na tubig. Ito half lang, hindi ko na minasa agad kasi marami pa akong gagawin. Gumagawa pa ko ng burger buns at saka pandesal, Francis. Satong-sato lang mga kabikers, isang takip. Pwede natin itong hiwaan yung hard mo na natin mga kabikers. Nare-release natin siya ng 2 minutes and a half. Malaki na siya. Ganito lang maghiwa mga kabikers. At saka blade yung gagamitin nyo kapag maghiwa kayo. Ganito lang ang paghiwa. Tapos mga kabikers, papakita ko lang ninyo mamaya yung hapit na natin siya, lalagyan ng toppings. At saka babanyahan natin, iguwasin natin, lagyan natin ng itlog. Lagyan na natin ang itlog yung hard mo lang natin mga kabikers. Ang tips ko sa inyo mga kabikers, pisil-pisilin nyo lang yung dough nyo. Kapag malakas na pa siyang umalsa, pwede natin yung pwede ninyong lagyan ng toppings at saka itlog. Huwag yung hindi na siya umalsa, hindi na pwede yun, mamamatay na yung dough natin. Maglagay na tayo ng toppings. Pwede ito mga kapikers, i-rest natin ito ng mga 2 minutes bago natin siya lutuin. Luto na yung hard moonay natin mga kabikers. Luto na siya. Luto natin siya ng 14 minutes. Kayo natin ay 160 lang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo at pindutin ang bell button para updated kayo sa susunod ko pang mga video. Thank you mga kapikers!